Hi everyone! Peaceful Wednesday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope lahat kayo nasa mabuting kalagayan saan mang sulok kayo ng mundo. At shout out din sa mga kapwa kong OFWs. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. At huwag nyo rin po sanang kalimutang i-click yung all para lagi kayo updated sa mga bagong videos ko. Plus, of course, huwag nyo rin po sanang kalimutang i-follow yung aking Facebook page na Chinoy Dubai. Pumutok sa balita ngayon ang pagkakatanggal ni Ramon Tulfo bilang isang columnist sa Philippine Star. Ang Philippine Star ay isa sa mga sikat na newspapers na meron tayo sa Pilipinas. At isa si Ramon Tulfo sa mga hard-hitting columnist ng newspaper na ito. Iba't ibang espekulasyon ang lumalabas. May mga nagsasabi na tinanggal si Ramon Tulfo sa Philippine Star dahil sa utos ng Malacanang. Meron namang iba nagsasabi na dahil ang may-ari daw ng Philippine Star ay mga Belmonte na kilalang mga supporters ng Aquino. Maaari daw na ginawa nila ito para galitin si Tulfo at nang sa gayon ay magagalit din siya sa mga Marcoses na kung saan ay sinuportahan niya noong presidential election. Si Belmonte ang CEO nitong Philippine Star. Pero itong Philippine Star na ito ay isang korporasyon. Kasama rin sa nagmamay-ari nito ang First Pacific na isang Indonesian conglomerate. Ayon sa mga balibalita, nagsimula daw ang hidwaan ng Malacanang at ni Ramon Tulfo sa issue ng presyo ng sibuyas. Meron kasing isinulat si Ramon Tulfo bago nangyari ito sa kanyang column na kung saan sabi niya, "Bakit napakataas ng presyo ng sibuyas? Ang Pilipinas siguro ang bansa na ang presyo ng sibuyas ay parang presyo ng ginto. Ang nagpaparating kasi ng sibuyas ay isang Chinoy na nagngangalang Blank. Ang tinutukoy niya siguro dito ay si Michael Ma. Si Blank ay kasosyo ni Blank." So ang ipinapahiwatig niya dito, si Michael Ma ay kasosyo ni Martin Araneta, nakapatid ni Liza Araneta Marcos. Pinipigil ni Blank ang paglabas ng sibuyas sa merkado upang magmahal ang presyo nito. Paano nga naman bababa ang presyo ng sibuyas kung ang smuggler nito ay Blank? So ayon nga sa balibalita, ito ang naging dahilan na nagpagalit sa Malacanang. Itong kapatid kasi ni Liza Marcos na si Martin Araneta ay Vice President for External Affairs ng kumpanya ni Michael Ma na China Philippines Unified Enterprises. Tapos isa rin sa mga executives ng kumpanyang ito ay si Franz Imperial na noong July 7 ay inappoint bilang Undersecretary of the Office of the President. At sinasabi rin na itong si Imperial daw ang isa sa mga namuno nung rallies para sa eleksyon ni Marcos. So dahil na daw dito na parang napag-inita ni Ramon Tulfo si Liza Marcos at ang kapatid nitong si Martin Araneta, lumalabas sa mga haka-haka na si Liza Marcos ang ulo kung bakit sinibak si Ramon Tulfo sa Philippine Star. Ayon mismo kay Ramon Tulfo, malapit siya kay Liza Marcos. In fact, sabi nga niya, binigyan pa siya ng espasyo sa opisina ni Liza Marcos dati nung hindi pa pangulo si BBM. Sa law office daw ni Liza Marcos ay binigyan niya ng espasyo doon si Ramon Tulfo na nung panahon na yon ay special envoy to China nung panahon ni Pangulong Duterte. Dagdag pa rin ni Ramon Tulfo na malapit siya kay Liza Marcos. In fact daw ay inimbitahan pa siya sa inauguration ni BBM nung nanalo itong bilang Pangulo at nakisalo sa party dun sa Malacanang. Pero pagkatapos daw na naglabas ng mga posts si Ramon Tulfo ayon sa kanya tungkol dito sa sibuyas ay nagkalamat na yung kanilang relasyon. Pero sinabi rin ni Ramon Tulfo na pagkatapos niyang mag-post tungkol sa sibuyas ay minessage niya si Liza Marcos at sinabi nga niya na gusto niyang tulungan ang BBM administration. At sinasabi rin niya kay Liza Marcos na kung pwede, pakicheck itong balibalita na involved sa smuggling yung kapatid niyang si Martin. Nais daw kasi ni Ramon Tulfo na ma-check sana ito ni Liza Marcos mismo bago ito makarating sa mga reporters. Pero hindi na daw siya sinagot ni Liza Marcos. At ito na ngayong sumunod na eksena, yung pagkakatanggal niya sa Philippine Star. Kung kaya hindi maiwasan ng ibang mga tao na isipin na baka nga nagalit itong si Liza Marcos dahil dito sa mga ibinunyag ni Ramon Tulfo. Kung kaya habang maaga pa ay pinatalsik daw ng Malacanang si Ramon Tulfo sa Philippine Star para hindi na ito makapagsulat pa
at makapagpakalat ng mga balita tungkol dito sa alegasyon niya na involved nga itong si Martin Araneta sa smuggling ng sibuyas. Kung maalala kasi natin, bago pa isinulat ni Ramon Tulfo sa kanyang column itong tungkol sa sibuyas, nauna nang sinabi ni Sultan Kudarat Representative Horacio Swansing Jr. na posibleng involved dito sa smuggling ng sibuyas si Michael Ma, yung may-ari ng China Philippines Unified Enterprises, na kung saan nga ay Vice President of Foreign Affairs si Martin Araneta sa kumpanyang ito. Supposedly nga magkakaroon ng hearing noong January 30 dahil nga dito sa alegasyon ni Sultan Kudarat Representative. Kaso nga lang hindi ito natuloy at walang rason na ibinigay ang Committee Chairman Representative na si Joey Salceda kung bakit hindi natuloy itong hearing dito sa alegasyon ni Sultan Kudarat Representative Swansing. Si Ramon Tulfo ay masugid na supporter ni BBM noong nakaraang eleksyon. At sa pagkakatanggal nga niya bilang kolumnista ng Philippine Star, may panibagong post si Ramon Tulfo. At ito yung sinabi niya. Kung tamad si President Noynoy Cuyacoy, 10 beses na mas tamad at irresponsable itong si Bongbong Marcos. Habang binabayo ng Typhoon Paeng ang Kamaynilaan at ibang lugar ng bansa, si Bongbong Tamad ay nasa Ilocos at kumakain sa Dawang's Restaurant kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagalit pa nga sa kanya ang pamangkin niyang si Governor Matthew Manotok dahil sa di niya pagpunta sa mga lugar na nasa lanta ng bagyo. That was the time he went missing for 2 days and only came out after people were asking where he was. Kung pakialamera si Imelda Marcos noon, 10 beses na mas intrimitida itong kanyang daughter-in-law sa pamamalakad sa gobyerno. Walang naa-appoint sa administrasyon ni BBM kundi dadaan sa kanyang asawa na si Liza Marcos Araneta. Nabudol na naman ang Pinoy sa pagpili ng leader. Ito yung huling post ni Ramon Tulfo sa kanyang social media account. Actually, hindi rin sinabi ni Ramon Tulfo kung sino yung source niya tungkol dito sa alegasyon niya na mga smugglers ng onions. Marami rin kasi talaga ang nagulat nung biglang tumaas as in sobrang taas ng presyo ng sibuyas sa Pilipinas. Pero kung titingnan din natin dun sa naunang post ni Ramon Tulfo, wala naman siyang binanggit na mga pangalan. In fact, ang pagkakatype niya doon ay asterisk, yung pangalan ng sinasabi niyang alleged smugglers. At kung babasehan din natin yung sinasabi ni Ramon Tulfo na tinext niya si Liza Marcos mismo para pakiusapan na i-check kung totoo nga ba itong mga alegasyon na ito. So ibig sabihin, nung mga panahon na yun, nagpapakita pa ng concern si Ramon Tulfo sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So siguro ang pinakamagandang gawin ng Malacanang ngayon ay imbestigahan o alamin o i-check itong alegasyon ni Ramon Tulfo. Dahil hindi lang si Ramon Tulfo ang nagsiwalat dito, kung hindi pati na rin yung naunang isiniwalat ni Sultan Kudarat Representative Swansing na lumabas nga itong pangalan ni Michael Ma. At kung itatrace back nga natin, itong si Michael Ma at itong si Martin Araneta ay may kaugnayan nga dahil nasa iisang kumpanya sila. Wala naman sigurong masama kung iche-check ito ng Malacanang para na rin sa kaalaman ng lahat kung bakit nga ba biglang umakyat yung presyo ng sibuyas samantalang mababa pa rin ang mga presyo nito sa iba't ibang mga bansa. Ayon sa CEO ng Philippine Star na si Belmonte, naka-indefinite leave ngayon si Ramon Tulfo at hindi pa nila alam kung kailan nila ito pababalikin. Pero naglabas na ng pahayag si Ramon Tulfo na kahit papababalikin siya ay hinding-hindi na siya babalik bilang kolumnista ng Philippine Star matapos daw siya na ipagtabuyan ito. Ayon din kay Ramon Tulfo, mas mahal niya ang bayan niyang Pilipinas kesa sa loyalty niya sa kung sino mang tao. Sa ngayon, wala pa rin official statement si Liza Marcos or even ang Malacanang tungkol dito sa issue ni Ramon Tulfo. So for the meantime, abang-abang na lang muna tayo kung tuloy-tuloy na nga ba itong mga birada ni Ramon Tulfo laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos o magkaroon pa ng chance na magkaayos uli sila. Ito rin kasi talaga ang mahirap sa pagiging isang journalist. Hindi ka kasi pwede maging bias. Kumbaga, ang trabaho nila ay magsulat para ipaalam sa taong bayan. Pero dapat din yung mga isinusulat nila ay may mga basehan at may mga ebidensya at hindi puro mga haka-haka lang or hearsays. So hindi pa rin natin alam kung may katotohanan nga ba itong mga alegasyon ni Ramon Tulfo at ni Sultan Kudarat Representative Swansing. Malalaman lang natin ito kung magpapatawag ng hearing ang Kongreso
para alamin nga ang basehan ng mga alegasyon na ito. Wala pa rin inilalabas na official statement si Pangulong Marcos. Although itong issue na ito ay between kay Ramon Tulfo at sa kanyang asawa na si Liza Marcos, pero kahit papano, apektado pa rin yung administrasyon niya dahil tumatay yung First Lady ng bansang Pilipinas, si Liza Marcos. And this is all for now, mga kaibigan. One thing na gusto lang naman ng taong bayan dito ay ang katotohanan. Ang smuggling ay matagal ng problema sa bansa natin. Wala naman sigurong masama kung i-check ng ating gobyerno itong mga alegasyon na ito. Dahil kung may katotohanan nga naman ito, edi malaking tulong ito para sa ating bayan. Ngayon, kung wala naman itong katotohanan, edi panagutin yung mga nagmamarites tungkol dito. Once again, maraming salamat uli sa inyong panunood at pagsuporta dito sa aking channel. And please don't forget to follow my Facebook page, Chinoy Dubai. Mag-ingat po kayo lagi. Have a pleasant day, everyone, and God bless Philippines.